Hello, beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Zang. Hello, mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre, kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng lola ninyo ngayon. Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag uminom ka ng maraming vitamin C at gumagamit ka ng Oni number 1 dahil ang Oni sa itong shampoo conditioner treatment na may sun protection na rin. At kung gusto mo gumanda ang buhok mo at mag-shine, mag-Oni ka ang tunay na number 1. So yon, saan bago-bago kaya nga ng Oni? So ito na guys, meron tayong chichikahin ngayon dahil nga kaninang umaga nga pag-gising ko, nagulat ako, ang dami kong message mula kay PE teacher. So yon, so sabi niya nasa probinsya nga daw siya at tapos sabi niya kamusta daw ako, ano daw yung mga ginagawa ko. So naloka ako, magjowa. Tinatanong kung anong ginagawa, di ba? So yon. At sabi ko naman, syempre nandito lang ako sa bahay, hindi naman ako lumalabas. O di ba? Then sabi niya sa akin, mag-alu-alu ka paminsan-minsan. Sabi ko, mas magiging maaliw ako kung ikaw ang kasama ko. Charot! So yun, so hindi. Ang sabi ko lang sa kanya, okay. So yun, so ingat ka, pasalubong ko. Kasi nasa probinsya siya ngayon. O, di ba? So yun, sobrang dikit na namin dalawa. Yung alam mo yung dikit na papunta na kami sa exciting moment. Charot! So yun, so ewan ko, basta. Bahala na si Batman dyan. At eto na nga, Diyos ko, marami tayong chika ngayong araw na to na talaga naman, ay nako, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga. Dahil talagang masasabi ko, paraming pasabog ngayon. So guys, hindi na natin patatagalin para sa una nating chika. Miss Universe Colombia, Maria Fernanda, handa na sa laban niya sa Miss Universe. Yes, after ilang months, hindi rin natin nakitang nagparamdam ito si Maria Fernanda. At kanina nga, nakita ko siya na lumabas sa kanyang social media account na talaga namang masasabi ko, ay, yung lolo mo, bubbly ang eksena. So, nagpapaka-bubbly ang lolo mo. At talaga namang ready na siya sa darating ng Miss Universe. So, yon, iba talaga ang ano transformation ngayon na lola Maria Fernanda mo. Dati, kung titingnan mo siya, mukhang boring yung personality niya. Ngayon, maariba na. Syempre, expected na natin yan sa mga kandidata ng Miss Universe ngayon na talagang bigla silang magta-transformation. Kasi syempre, palapit na ng palapit ang Miss Universe. At eto na nga, di ba? Si Maria Fernanda ay isa na sa mga nagpapaandar ngayon sa social media after niyang manahimik ng mga ilang buwan. So, expected ko yan. Pero ang Lola Miranda, Lola Maria Fernanda mo, ha? Gumaganda ng bonggang-bongga. Ang taray ng pangalan niya, no? Parang teleserye. Maria Fernanda. Di ba? Nakakaloka. Gumaganda siya ng bonggang-bongga at talaga nang alam mo yun, yung iba na talaga yung ano niya, aura niya. Parang handang-handa na siyang masungkit or ano ba, matalo sa Miss Universe. Charot! So yun, so hintayin natin kung ano pa yung mga paandar na gagawin ni Miss Colombia. Maliit lang pala siya, hindi pala ganong katangkadan. Ewan ko, hindi ko alam, pero parang naliliitan ako sa kanya. Parang anxious short ng mga legs niya. Charot! So yun, so hintayin natin kung ano yung eksena niya. I think it's a 5'7 o 5'8. Ganon lang yung height niya. Kasi ay na-expect ko parang mga 5'11, ganon. So, kaya sabi ko, parang naliliitan ako sa kanya. Kasi parang nakita ko ang short ng mga, ano niya, yung mga bias niya. Oh, di ba? Pero ang beauty ng lolo mo talaga naman, ay nako, nagmumura sa ganda. Di ba? So, yon. So, tingnan natin kung ano yung eksena ni Miss Colombia. At para naman sa sumunod na chika, Miss France 2022, ang bongga at ang mukhang malakas ang laban, Mama Sam. Anong masasabi mo sa beauty niya? Ayun nga, bongga nga talaga yung beauty nito ni Miss France. Ayun yung Miss France naman, lagi naman yung pumapasok sa semifinals, di ba? Iba talaga yung ganda na meron sila, no? Classy. Tapos, alam mo yung ganda ng Miss France ngayon, talagang nakakaloka. Eh, noong nakaraang taon, medyo hindi-hindi pa eh. Pero, eto talaga, Diyosa din talaga to, na alam mo yon, pwedeng makasungkit din to ng corona sa Miss Universe. Tapos, alam mo yung mga yan, talagang laging nasa semifinals pa yan at hindi naliligwak, di ba?
So yun, so tingnan natin kung anong eksena ng Miss France na to. Ayun nga, mag-Miss France na sila para sa 2023. Sa December 17 yata, o diba? Isang taon din kasi silang advance. So, kaya medyo parang panis na sila bago sila makarating sa Miss Universe. Ah, but ako naniniwala ako ang Miss France 2022 ay malakas ang laban niya at kaya niyang makatungtong sa semifinals ng Miss Universe. At yun yung hihintayin natin kung ano yung eksena ng gagawin niya. Diba? So, diwala tayo dyan. Kasi malakas talaga sila. Kahit noon pa, malakas talaga sila. Parang sila nyata yung consistent na pumapasok sa semifinals taon-taon. Kasi iba yung ganda na meron sila. Classic, katulad ko. Charot! So, yun. So, para sa sumunod na chika, Miss Italy na nawagan na sa kanyang Instagram na iboto nga daw siya para makapasok sa semifinals. Alam niyo, sa totoo lang, si Miss Italy, akala ko nung una, sobrang ganda nito. Pero yung nakita ko siya dito sa kanyang latest video, parang hindi ako nagagandahan. Parang mas maganda pa ang Lola Celeste mo. Charot! So yun. So, pero malakas to kasi syempre sexy din to at hindi din to magpapakabog ng ganun-ganun lang. Ang tingin ko nga, ito yung pinakamalakas ngayon na pambato ng Italy. Kasi yung mga nakaraan hindi naman ganun kapalo. Pero ito talaga, iba ang beauty nito ni Miss Italy ngayon taon na to sa magkukumpit dito sa Miss Universe. Talagang masasabi ko, ay nako, manginginig ang mga kalaban niya. Kasi eksenadora din siya, tapos ang galing din rumampa. Plus, ay nako, yung kanyang communication skills panalo din. So, ngayon, nananawagan nga siya na iboto kasi hindi siya sigurado sa sarili niya kung makakapasok ba siya sa semifinals or hindi. So, syempre, mas maganda ng sigurado ka, di ba? So, yun. So, ayaw niya kasi mawala sa eksena kahit alam natin na mukhang kabugera to. But, andun doon pa rin yung sigurista sila. Kaya nananawagan siya na sana daw i-vote daw siya. Kahit daw dun sa libre. Charot! So yun. So ako, feeling ko malakas na si Miss Italy kahit hindi na nga ito manawagan. Eh, kaya niya talagang umeksena sa Miss Universe ng bonggong-bongga. Basta ayusin lang niya yung styling niya. Pagkatapos, alam mo yun, paghandaan niya yung evening gown niya. Eh yung body naman niyo, Diyos ko. Talaga naman nangangabog ng bonggong-bongga. Diba? So yun. So tignan natin kung anong eksena ni Miss Italy sa mga susunod na ano araw. Dahil malapit na siyempre ang Miss Universe, 56 days na lang, di ba? At ito, siyempre, siguradong-sigurado ako, Celeste Cortez is sure na makakapasok sa semifinals ng Miss Universe. Sigurado ba tayo dyan? Ako, para sa akin, sa nakikita kong paghahanda ni Celeste Cortez, sa totoo lang, sigurado ako na malakas ang laban niya sa Miss Universe at nasisiguro ko na kaya niyang pumasok sa semifinals. Hindi ko lang alam kung kaya niyang tumungtong sa top 5 ha. Pero sa semifinals, nakikita ko, kakabog itong si Celeste Cortez. Hindi magiging masaya ang Miss Universe kapag wala ang Miss Philippines, guys. Di ba? So, yun. So, ako, nandoon ako sa part na may tiwala ako sa organization ng Miss Universe Philippines na talaga naman, nakita din naman natin kung paano mag-transform ang pambato natin na si Celeste Cortez dito sa Miss Universe. Ngayon pala nakikita ko na talagang, ay nako, grabe ha, ingit na ingit talaga ako sa beauty na meron itong si Celeste Cortez. Yung alam mo yung tipong nangangabog talaga. Yung parang, ano ba ate, ganda-ganda mo, nakakaloka ka, nagmumura yung ganda. Yung parang gusto niyang sabihin, ako na ang next Miss Universe. Di ba? So yun. So medyo naloloka talaga ako kay Celeste Cortez. So totoo lang, iba ang beauty ng lola mo at nakakaloka. Hawig kami, di ba? Charot. So yun, so kahit hindi nyo nga iboto yun, eh, pasok yun sa semifinals. Pero syempre guys, mas maganda pa rin na para makasiguro tayo, katulad ni Miss Italy, na kailangan natin siya iboto. So kung kaya nyong bumili ng boto, bumili kayo, charot. Pero wag na kayong makipagkabugan, wag na kayong gumastos. Doon na lang kayo sa ano, sa free boat. Kasi for sure, syempre si Miss Vietnam, bibili yan. Malay mo si Laxmi, bibili niya lahat ng boto, di ba? So i-boat niya na i-boat yung sarili niya. Si Laxmi kasi yun yung sigurado ako na medyo tagilid talaga. So kailangan niya ng boto. Charot! So yun. Ba't ibinoto ko si Laxmi bukas? Charot! So yun. Si Laxmi binoto ko for free. Nakakaloka. Hindi daw counted yung free. Doon daw sa may ano, sa bumili. Charot! So yun. Nakakaloka talaga si Laxmi. Good luck sa'yo, Laxmi. So boto na. Di ba? At ito na nga. Diyos ko, kahapon pumutok sa social media. Miss Bolivia Universe.
ay nako, ng bully sa ibang kandidata. Nakakaloka. So, ayun nga kasi, in-story niya pa habang pinagtatawanan niya yung mga photos ng ibang kandidata doon sa Miss Universe. Hindi ko lang alam kung pinagtawanan niya rin si Celeste Cortese, pero buti na lang hindi niya pinakita. Kung sakasakaling pinagtawanan niya, kundi, Diyos ko, patay siya sa mga Pilipino. So, yon. So, ako, para sa akin, ang masasabi ko lang sa kanya, nagpakatotoo siya. Ayun, at nakikita naman natin na hindi siya kadapat-dapat na manalo ng Miss Universe kasi kung ganyan yung ugali, diba? Ayan yung sinasabi ko, yung iba ang gandang kandidata pero hindi naman natin alam yung behind the scene kung paano yung ka-impactita, diba? Kasi syempre, iba pa rin talaga yung hinahanap nila. Diyan yung lumalabas yung pagiging authentic ng isang kandidata. Yun yung hinahanap nila. Kung sino ba yung nagpapakatotoo at sino ba yung hindi reklamador. At kung sino ba yung talagang totoo ang puso. So, yun! So, yun yung nakikita nila dyan. So, yung mga ibang kandidata kasi talaga, ay nako, may attitude talaga. Si Miss Ecuador nga dati, di ba? Yung chaperon niya, tinakasan niya, pumunta siya doon. Ay, nandoon ako, nakatambay ako doon sa coffee shop. Tumakbo siya doon, dumaan sila doon sa may nakita ko, doon sa may gilid. Pagkatapos, hanap ng hanap yung chaperon niya sa kanya, tinataguan niya. At alam mo kung ano yung ginagawa nila, nagpipicture sila doon sa coffee shop. O, diba? Kaya nga ako nagkaroon ng photos sa kanya kasi nilapitan ko siya at nagpa-photos kaming dalawa. But, ayun, ligwa kang ate mo sa Miss Universe, di ba? Kasi nga, may attitude. Yung mga ganon, may mga attitude, hindi talaga nananalo yan. Kaya, Celeste! Buti na lang wala kang attitude. Charot! So, nakita naman natin, she's work hard talaga. So, ako, may attitude ako. Charot! Ayan. So, ganun talaga, di ba? So, alam naman natin ang Miss Universe, ang hinahanap nila, syempre, yung empowered woman. At yung ipinakita ni Miss Bolivia, nakakaloka siya. Hindi empowered yan, Miss Bolivia. Bully yan. So, yon, trending ka ngayon. At kung ako sa'yo, mag-resign ka na kasi alam mo, hindi ka naman nanalo sa Miss Universe. For sure, eksena ka. So, yon. So, nakakaloka lang. Medyo, ako naman kasi, ang iniisip ko lang, nagpapakatotoo lang naman siya. Pero kasi tumatakbo siya bilang isang Miss Universe, isang kandidata siya ng Miss Universe, ay hindi dapat ganyan yung asal na ipinapakita niya. Kasi, kung nagtitrip siya sa ibang kandidata, good luck talaga sa kanya. Di ba? Talagang liligwakin na siya dito sa competition at hindi matutuwa ang organization sa kanya kung ganyan ang attitude niya. So, good luck sa'yo, Miss Bolivia. Mukhang mapapalitan ka na. Charot! So, yun. So, guys, ano guys ang masasabi nyo sa mga chika natin ngayong araw na to? Please comment below para at least malaman ko naman kung sino ang bully para sa inyo. Charot! Kung sino ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin. So, yun guys. Guys, maraming salamat po sa inyo lahat sa walang sawang suporta binibigay nyo dito sa channel ko. Sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga chika. So, yun. So, mag-oni kayo. Gaganda kayo ng bonggang-bongga. O, di ba? So, yun guys. Guys, maraming salamat. Hanggang dito na lang. Hanggang sa muli natin chikahan! Tomorrow!